ano, by law kasi we have to be strict on the application of the law. Motorcycle taxi is 1:1. So, yun ang susundin. Motorcycles must be compliant with the law. License must be compliant with the law. Yung requirements ng helmet on both passenger and rider. Tapos, other gear. Bawal na po yung nakatsinelas. So, these parameters have been set already. And we're in the middle of retraining and we're telling them the expectations of government na in any case na may isang rider na hindi sumunod or let's say bumiyahe siya, wala siyang vest, pwede siyang i-report kung passenger. Or kung si passenger nag-book tapos lumabas na nakatsinelas tapos dininay siya ni rider tapos nag-complain si passenger, it will not be taken against the rider. Kasi may mga pasahero pong makukulit talaga eh, na ipipilit nila yung gusto nila. But this time, it has to work both ways. If for safety to work, everybody must be in compliance, including the passengers. So, as far as the laws are concerned, isa yan sa pinaka gagawing strict implementation based dun sa usapan sa TWG. Because if they don't, kasama yun sa sa pupuntusan. Kung naging lapse ang CAS sa pagpapatupad ng batas, it will be a point against them. It will be a point against the approval of the pilot program. Again, the pilot program is part of the TWG. It's a stage of the TWG. So the TWG is ongoing. Pagka natapos yung pilot program, the TWG is still the same people who will make the final decision at the end of the day. As long as the provisions are met. And the provisions are very simple. 5% accident ratio, hindi dapat malagpasan yun. It has to be below that number. Of course, dapat very minimal yung mga other cases involving yung harassment. Meron tayong may nagre-reklamo ng sexual harassment. So we have to be very careful with that. Following rules and regulations, binibilang din yan. Kaya involved po lahat eh. MMDA, PNP, HPG. I'm sure hindi din magpapahuli yung mga local government units at they will also want to be part of that. But again, the pilot program is not yet the end. It's just the beginning of getting that approval. The legalization will follow after the pilot. Professional. Yeah. Yes. This is the standard. Philippine standard po yan. Apo. Yes, sir. The assessment is ongoing within the 6 month period. Yes. Sir, Oliver Lico, Leader News Philippines. Bali, may restrictions po tayo sa mga passengers natin na pwede natin sila hindi isakay. For example, katulad nung nakatsinelas or may mga safety features tayo na malalaban. May possibility ba? Ano yung mga restrictions? So, nandun po yun sa passenger safety card. Nandito po yung ating prohibitions and restrictions. So, tsinelas, bawal ang lasing. Pag may sakit ka, huwag ka na lang sumakay. We discourage it. Seizures and epilepsies. But syempre, hindi naman nalalaman ng driver yun, which is why we have to educate the passengers. Loose clothing, mga long shawls, bawal yun. Bawal na bawal po mag-cellphone habang nagmumotor. Marami po tayong nakikita nagsiselfie dyan. Alam ko nakakatuwa magmotor pag minsan, pero huwag na po natin gawin, please. And of course, yung overweight po ng motorsiklo, no? So we need to manage the weight that the motorcycle can carry. Magkaiba po yan, between 100 and 200cc. And how about dun sa sanitation naman ng helmet natin? Kasi for what I know, yung helmet kasi is supposed to be a personal riding gear, right? So anong ano natin dito para maiwasan natin yung... Magandang question po yan. Meron po tayong face mask, pati shower cap. Marami pong
as rider na iniisip na optional to, hindi po siya optional, you can actually demand permit from the driver. At pag hindi po yung binigay ng driver, i-report niyo po sa amin. Kasi kailangan po, at all times, meron tayong shower cap pati face mask. Hi sir, si Rod Pwede ng Motorcycles Exclusive. Sir, since mag-ano na ulit yung angkas, magsaset po ba sila na yung speed limit na kung gaano ka po? Ang speed limit po natin maximum on major roads is 60 km/h, pero kung ano man yung mas mababang speed limit that's required by, for example, near a school, near a church, yun po dapat sundin subdivision, sundin po yun at all times. Isa pa sir. So, since nag-aangkas na ako dati, so hanggang ngayon din, so parang yun pa rin yung, so tatanungin ako kung first timer po ba ako, so parang ganun pa rin mo ba ang gagawin ng driver doon sa, since halimbawa bago, so parang di ba mayroon silang, basta pagbago, di ba dapat merong, kung mabigat ka, dapat hindi mo kukontrahin yung, ano, yung takbo ng motor nyo. Tama po yan, sir. So basically, we assume that every rider is a new rider. Para po sa aeroplano. So every time po nasasakay kayo bago sumakay, papakita po itong passenger card. So nandito po yung paano isuot yung helmet ng maayos. Hindi po sa ulo, hindi sa elbow, sa siko. Kailangan po i-strap yung helmet, dalawang fingers po in between the jaw and the strap, which is what will make it secure. Yung mounting on the left side, kasi po the exhaust is on the right. Kahit po may cover yung exhaust, we try to prevent possibility of burning. Hold on to, yakapin mo actually dapat yung driver. Kung ayaw mo siya yakapin, hold on to the biker vest, inside the handles nila. Co-riding, so you lean in with the biker, so don't counter-steer. So pag mag-lean kayo sa kanan, yung trick po is to look over the shoulder where the biker is leaning to, so that will naturally make you lean to the rider. And lastly po, meron po tayong institute na tap. Pag masyadong mabilis po yung driver or uncomfortable po kayo sa pagmamaneho ng driver, itap nyo lang po sa likod. Huwag nyo pong hilahin, itap lang, para po mag-slow down po siya at ma-rectify po yung kanyang yung driving experience. So yun po yung mga ipapaliwanag sa pasahero bawat sakay po ng angkas. Thank you. Sir, i-clarify lang namin yung timeline ng implementation ng pilot run natin. So, about 2,000 drivers, di ba, per day yung i-train, tama? So, isang araw lang, sir, yung training ngayon? Yes. Per driver? Yes. So, pagkatapos ng training, let's say natapos sila today, tomorrow, they can start picking up passengers already? No. Basically, we will have a set schedule that we can start. We will start the pilot implementation for everybody. So, nagki-training lang sila ngayon, pero hindi pa po sila pwede pumasada. And yung na-training po namin the last time, kasi yung vest took time to make. So, ngayon, babalik po sila sa office para i-issue yung mga vest sa kanila, pati yung mga ibang mga materials. So, hopefully, third week of June, matapos po lahat. Hopefully, yun po yung ating target date. Yeah. Mahirap po magsabi ng date eh, kasi we have to coordinate with the OTR. We have an internal date, but sana po by third week or last week of June makapag-larga, kasi pre-namis po natin sa publiko na June po yung pilota eh. So hopefully, at least within June, magampanan po natin yan. Wala po. Walang boundary. Huwag naman po lahat, nasasaktan po ako. May provision po yung TWG. One of the provision is a rider is only allowed 10 hours of service per day. Yan ho ang set limit. Para maiwasan din ho natin yung ma-fatigue yung rider, and it will only add to risk. We explain all these things to the riders, by the way. Lahat na napag-usapan sa TWG, we explain it to the riders and make the riders accept what these provisions are, what they mean, ano yung accountability pagka hindi natin sinunod. So, as far as we've done 12,000 na ho yung
na-i-process na for the the pilot orientation, very receptive naman po silang lahat. Because again, primordial concern, safety po. And of course, kapag ang pasahero natin hindi happy, then there's no sense in continuing on with this pilot program. Yung purpose po natin ng pilot, no, is to really assess the different safety guidelines. So ongoing po siya, even as we continue the operations. So kung meron po tayong safety guideline na medyo kailangan i-tweak in the middle of the operations of the pilot, we will be tweaking it. So hindi pa po tapos. The idea here is to refine and enhance all of the implementing and rules and regulations for this the operations of a motorcycle taxi. So tuloy-tuloy lang po yung ating assessment, evaluation at pag sa study ng operations po ng AMCAS.